Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Arnel Lopez Jr. from Bachelor of Art, Major in Christian Education. My speech is all about distansya sa panahon ng pandemya. Ano nga ba yung distansya para sa atin? Marami yung mga tao na humihiwalay or maraming mga tao na nagkakaroon ng distansya dahil sa pandemya. Meron yung tao na dati na nagkahiwalay bago pa man yung pandemya. So, ano nga ba yung distansya? Distansya ay paghihiwalay or isang kilos na isang tao upang maghiwalay sa isang posisyon or isang galaw. Dito, pinapadama ng bawat isa yung minsan yung puot or minsan ito'y tumutukoy sa kaligtasan ng bawat isa. Distansya din ang nagsisilbing instrumento ng bawat isa upang hindi nila makuha yung talagang masakit na nararanasan ng bawat isa. Minsan, yung distansya na to yung nagliligtas at nagbibigay sa atin ng puwang upang yung sana na makakamtan natin ay hindi dahil dun sa distansya na ginagawa natin. Distansya din ang nagbibigay sa atin ng solusyon upang makipag-ugnayan din tayo dun sa iba. Kahit na may distansya na balakid, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap at makipagkomunikasyon sa bawat isa dahil sa makabagong teknolohiya. Dito, pinakita sa distansya ng pandemya na hindi dahil meron na yung virus, meron na yung kumakalat na bakterya or virus sa ating mundo, hindi na tayo pwedeng magkita, hindi na tayo pwedeng magtabi. Pero dahil sa teknolohiya at mga strategy na ginagawa ng mga gobyerno, nagkaroon tayo ng iba't ibang klase ng mga strategy upang ipadama natin na kahit malayo tayo, kahit may distansya na balakid sa atin, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakalapit sa puso. Dito, kahit na malayo tayo, maaari tayo makipag-usap sa pamamagitan ng mga makabagong komunikasyon. Katulad na lang dyan kapag noon, dati, nung meron pang pasok or meron pa tayong maaari pang pumasok ang mga bata sa paaralan, maaari tayong makipag-interact sa mga kapwa natin estudyante. Pero dahil sa pandemya, nagkaroon tayo ng distant learning or yung tinatawag na hiwalayan ng mga yung malayo yung narapat na dapat na pag-aaral ng estudyante dahil doon sa pandemya. Dahil din sa distant learning, maraming mga teknolohiya at mga strategy ang na-develop. At katulad na lang dyan yung noon, ang Zoom is latid lang siya sa kunting tao. Pero dahil sa development at needs at pangailangan ng tao, ito'y na-develop at napalago ng mga developer. Dahil dito, yung distansya na dapat na magkakaroon ay unti-unti tayong pinaglalapit dahil dun sa communication. Minsan nga, napaisip ako, bakit hindi na lang tayo
bakit hindi na lang natin kausapin yung malayo sa atin? Katulad na lang yung mga kamag-anak natin na sa abroad. Dito, dahil sa teknolohiya at dahil dun sa mga iba't ibang mga platform na pinapalabas, na kakausap natin, na nagkakaroon tayo ng paglalapit kahit na may distansya na nariyan. Hindi balakid at hindi siya nagiging silbing harang sa atin yung pandemya dahil dun sa ating komunikasyon. Dito, sa komunikasyon, isa sa pinaka-epektibo dito na strategy ay yung distansya at yung pakipag-communicate natin sa ibang tao. Katulad na lang sa ating online class, malaking tulong sa atin na magkaroon ng makabago at dinevelop ng mga kagamitan at mga video conference. Katulad na lang dati ng Skype, na dati noon alatod lang siya sa mga kunting tao, pero ngayon nagkaroon ng Google Meet na libre at hindi natin kailangan bayaran. Pero dahil doon, nagkakaroon tayo ng kaalaman at nabubuo sa bawat isa yung learning dahil sa mga ito. Kahit na may pandemya, patuloy pa rin tayo na nakipag-usap sa bawat isa kahit na malayo. Sabi nga nila, yung distansya na ginawa natin ngayon is malaking protection sa bawat isa, lalo na ngayon kasi mayroong kumakalat na virus sa atin. Kahit na ito yung humarang sa atin para makipagyakap, makipag-usap ng malapitan sa mga tao na malapit sa atin, hindi natin magagawa ito dahil dun sa pandemya. Pero dahil sa mga bagong komunikasyon, bagong mga dinevelop, mga bago at mga kakaibang mga strategy na ginawa, nagkaroon tayo ng malapit kahit may distansya tayo na humaharang sa atin. Distansya man ang siyang humihiwalay sa atin, sabi ko nga nung una, distansya ang nagsisilbing hiwalay or isang galaw ng ating sa atin upang hindi tayo makapaglapit. Ito yung kilos natin na kung saan humihiwalay tayo dun sa isang bagay o isang tao, kasi minsan lumalayo tayo dahil nasasaktan tayo. Hindi lang sa pandemya na to na didefine yung distansya, kundi minsan nadidefine din natin yung tinatawag na long distant love or yung malayo yung ano natin, mahal sa buhay, na merong distansya na namamagitan sa atin kasi malayo siya sa kung talagang nasaan tayo. Kasi minsan nandyan yung miss, nandyan yung pag-aalala, nandyan yung pangailangan ng bawat isa, pero wala tayo doon kasi meron yung distansya na nangyari. Pero dahil nga sa makabagong teknolohiya, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipadama yung love, yung care o yung halaga ng bawat isa dahil dun sa pakipag-usap natin sa kanila. Sa maraming, hindi lang disadvantage ang makukuha natin sa distansya, kundi advantage, lalong-lalo na ngayon na pandemya,
sabi nga nila ng gobyerno, kailangan natin makipagdistansya sa ngayon, pero sa susunod na mga panahon, maaari na tayo makipag-yakap or makipaglapit sa bawat isa. Kung yung pandemya na to is nawala na. Ito yung kahit na ito yung harang, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na kausapin, ipadama yung kung ano yung man yung gusto nating ipadama sa kanila. Ang pandemya na ating nararanasan ngayon ay hindi yan permanente na nandyan. Hindi permanente na nandyan siya na kumakalat. Pero kapag sinunod natin yung mga protocol na gustong hiain at gustong ipagawa sa atin ng gobyerno, ay malaking tulong sa bawat isa. Kasi nga, sabi nga nila, una sa lahat dapat matuto tayo sa sarili natin. Mauna yung disiplina, mauna sa atin yung nararapat na gawin sa ating sarili upang yung iba ma-encourage, mahikayat na gawin yung ginagawa natin. Bilang isa sa mga nakaranas ng distansya, marami din tayong matututunan dito sa pandemya at dito sa distansya na meron tayo. Kahit na isang milya, kahit isang kilometro man yung layo, kahit isang libong milya yung layo nito sa atin, hindi balakid ito, itong distansya na to. Sabi ko nga, distansya sa panahon ng pandemya, pero itong distansya na to, pwedeng mapalitan at pwedeng mabago dahil sa pwede natin gawin. Hindi siya hindi dikta sa atin itong pandemya na to. Ngayong pandemya lang ito yung distansya na to. Pero sa susunod na panahon, sa susunod na henerasyon, mawawala na siya kung ang bawat isa ay makikipag-ugnayan at patuloy na sumunod sa mga kailangan nating gawin. Hindi kailangan na makipaghiwalay tayo ng tuluyan sa ngayon, pero sa susunod na panahon, maaari na tayong yumakap, maaari na tayong makipag-usap ng malapitan, makipag-hug, at kung ano mang gusto natin gawin sa bawat isa na hindi natin maaring gawin ngayong pandemya. Siya nawa yung naging silbi nating harang sa ngayon, hadlang ngayon, itong distansya na to, pero ipagpapatuloy pa rin natin yung anuman yung ating ginagawa noon. Sabi ko nga sa nung election namin, kung anuman yung ginagawa natin ngayon, hindi pandemya yung magiging harang sa atin. Ipagpatuloy lang natin kung ano yung nasimulan natin. Kasi hindi naman yung pandemya ang magdidikta sa atin, kundi tayo mismo yung gagawa ng kapalaran ng bawat isa. Hindi yung distansya ang magdidiktas din sa atin kung ano ba yung magiging future natin, kundi tayo bilang mga tao. Bilang panghuli, huwag sana nating gawing disadvantage yung distansya ng pandemya, kundi sumunod tayo at ipagpatuloy natin yung anumang nasimulan ng bawat isa. Kasi hindi lang upang masaktan tayo, kundi para matuto tayo sa mga makabago at
mga bagay na dapat nating matutunan dahil dito sa pandemya. Ito'y aral sa bawat isa na ang distansya ay hindi lamang disadvantage, kundi ito'y advantage ng bawat isa at bilang protection ng bawat isa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.